Hello guys, welcome back to my channel, iEMsicat Vlogs. Ngayon po nasa hotel po ako at malapit na akong umalis. Ngayon parang naisip ko na gumawa po ako ng vlog regarding po sa mga reminders sa mga sasakay po ng barko at yung mga bagay na kailangan nating dalhin sa barko. Kasi alam ko po na yung mga kadete, yung mga bagong sasakay ng barko, wala pa po silang idea kung ano yung mga bagay nila na may encounter sa airport at ano po yung mga bagay na kailangan nilang dalhin pagpasakay na sila ng barko. Ayan. So dito po ako magko-concentrate sa topic na to. Check the mic and make sure it sound right, boys. So before for all lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. I-hit ang notification bell para ma-update po kayo pag may mga bago po akong i-upload. Tapos i-like at i-share niyo na rin po yung aking mga videos. Maraming salamat. Okay. So dito po muna ako pupunta sa reminders. Okay. Ang aking reminders po, pagka papunta po tayo ng airport, ayan, unang-una, huwag po tayong maglalagay ng kahit anong liquid or sharp materials sa ating hand carry, ayan, sa ating mga dala or backpack, sa backpack natin. Bakit po? Kasi yung mga katulad ng mga shampoo, let's say may mga shampoo kayo, mga roll-on or lotion na lagay mo sa hand carry mo, pagdating sa airport yan, kung nakaayos na yung bagahe mo, kukumpiskatin nila yan kasi hindi ka pwedeng magpasok dun sa plane, sa hand carry mo na may mga liquids or let's say may mga sharp materials like mga kutsilyo, okay? May mga laman na mga gas. Let's say halimbawa, mga lighter, ayan. So bawal po yan sa hand carry natin. Lagi po nating tatandaan. Yun po yung unang tip ko. Yung pangalawang tip ko naman, ilagay po natin sa hand carry natin lahat ng dokumento na kailangan natin. Lahat po ng mga documents saka trainings natin, training certificate natin, ilagay po natin sa hand carry natin. Tsaka yung mga passport, Seaman's book, okay to board, ilagay po natin yan. At tsaka ballpen pag magpipila po tayo ng mga forms sa airport. So kaya ko po inilagay, sinabi doon kasi yan po isang pinaka-importanting mga bagay na kailangan meron talaga tayo or hindi mawala sa atin. So kaya kailangan nasa hand carry po natin siya. Tsaka yung mga passports and Seaman's book kailangan po natin yan sa airport. Okay? So nandyan lang po yan dapat sa hand carry natin. Okay. Regarding naman sa may baggage allowance, sa international po na flight, usually dalawa po ang, hindi ko naman sinabi na ganito lahat, pero mostly po sa mga airlines, usually dalawang bagahe po or two baggages ang allowed nila, tapos 20 kilos each ang bawat bagahe. Ayan. Tapos, ina-allow din nila na meron kang dalawang hand carry na may tigta 10 kilos bawat isa. So, yun po. So, mag-ingat lang din po tayo dito sa ating mga bagahe na huwag po mag-exceed yung katulad mo dun sa may mga baggage natin na huwag po tayo mag-exceed dun po sa allowance ng airlines. Kasi usually ginagawa nila diyan pag yung sumobra mo, pe-penalty ka nila. I mean magbabayad ka sa excess baggage mo. So ganoon ang mangyayari niyan. So maganda bago po tayo umalis, timbangin natin yung bawat bagahe natin. Malaman natin kung ilang kilo po ang bawat isa. Ayan. Ulitin ko lang ha, hindi po lahat ng airlines ay ganoon po ang kanilang baggage allowance. Total makaka-receive naman po tayo sa ating mga opisina bago po tayo umalis ng
information regarding po sa ating baggage allowance. Usually, pinibigay sa atin yung mga information na yan kung ilan ang allowed nila. Okay? So, huwag din po natin kakalimutan yung e-ticket natin sa ating dokumento. Kasi sa airport po, kailangan din po yan, yung e-ticket. Okay? Tapos po, isa pa, yung huli kong reminder sa bago tayo sumakay ng barko, dapat po at least 4 hours po before ng flight natin nasa airport na po tayo. Bakit? Kasi sa airport po, marami po kayong gagawin dyan. Yan ay mag-check-in kayo ng bagahe nyo. Minsan mahaba yung pila. So kailangan ma-reach po natin yung time ng flight natin para hindi pa po tayo magkaroon ng delay. Mas maganda, mas maaga nandun po tayo. So at least 4 hours nandun po tayo. Kasi dadaan po tayo dyan sa pag-i-x-ray ng mga gamit natin. Ayan. So yun po, dadaan pa tayo sa immigration. So mas maganda po na before po ng flight time natin, 4 hours, nandun po tayo sa may airport. Okay. So, yun lang po yung konting reminders ko regarding po sa pagsakay po ng aeroplano. Okay, pupunta naman po tayo sa mga bagay na kailangan nating dalhin sa barko. Ayan. Ito, usually para po ito sa mga kadete na sasakay pa lang ng barko. So, gusto kong i-mention yung mga bagay na sa tingin kong importanteng dapat nilang dalhin sa pagsakay nila ng barko. So, okay. So, unang-una, kailangan po natin magdala ng sapatos o pair of shoes. Kahit mga isang pair lang po ng sapatos. Yung siguro mga sneakers, ganun, magdala po tayo niyan. Panlakad natin para kung lalabas tayo, kunyari, at wala na pong COVID, ay may sasuotin po tayo sapatos. Isang pair na sapatos. O, depende po sa inyo kung ilan ang gusto nyo. Pero ito po, yung minimum bilang na sa tingin ko kailangan po nating bilhin. Okay? Pangalawa, slippers. Kailangan natin po natin magdala ng pair of slippers. Okay? Kahit isa lang po. Okay. Kailangan po natin magdala ng safety shoes. Yung safety shoes, isa kahit isang pair lang po. Actually, itong safety shoes and coverall, pinaprovide po ito ng company sa atin. So, sinusupply po yan sa atin bago tayo malis. Huwag po natin kalimutang dalhin yung safety shoes. Okay? So, isang pair ng safety shoes at 3 pieces ng coverall. Ngayon, dalhin po natin. Kailangan din po natin magdala ng t-shirts. Okay? Yung t-shirt na pantrabaho at t-shirt na paglalabas ka. So, at least, mga 10 piraso, siguro 10 pirasong t-shirts, magdala po tayo. Tapos siguro mga 5 pirasong t-shirt naman na pang lakad natin. Ayan. Kasi minsan, tuloy din, pupunta tayo sa bridge, gawin natin presentable yung sarili natin. Okay? O kaya, lalabas tayo. Ayan. Meron tayong t-shirt na may panlakad. Okay? Magbaon din po tayo ng long sleeve. Yung parang, ayaw ko kung kamisa de chino ba tawag doon. Yung long sleeve na manipis. Kasi maganda po yan na ilagay sa loob ng coverall pagka pantrabaho. Ayan. So, yan. Magdala din po tayo. At least mga 5 piraso po ng ganyan. Magdala rin po tayo ng pantakip sa mukha. Siguro mga 5 piraso rin po yun. Alam niyo po yung pagka sa mga sasakay ng sa mga nagmumotor. Di ba may parang pang ninja sila dun? Ayan. Magdala po tayo yan mga 5 piraso. Sige, pagka nagkatrabaho po sa kubyerta, pag mainit, so may protection po tayo sa mukha natin. Okay, pag malamig. Okay? Magdala po tayo ng isang jacket. Okay? Siyempre, pagka malamig, ayan, may susuotin tayo. Kung meron po kayong long johns, magdala rin po kayo. Yung nilalagay po sa loob, let's say, kasi minsan hindi natin maiwasan, lalo na pagka mga biyahe natin, mga papuntang Canada, yung mga nasa northern part ng mga bansa. So, malamig po doon. Okay? Pag mga winter time. So, at least meron po tayong extra na mga damit pang loob. Mga long johns, kung meron po kayo. Long johns, tsaka yung nilalagay po sa loob na damit na nakafit siya. So, yan, papakita ko sa inyo sa screen. Nagdala din po tayo niyan. Kahit siguro tig isang pair lang.
Okay? Magdala po tayo ng medyas. Ayan. So sa medyas po, at least mga 15 pairs po ang aking sinasuggest na dalhin nyo. Kasi madalas po natin ginagamit yan sa trabaho. Okay? So kailangan po at least mag-prepare po tayo ng mga 15 pairs ng medyas. Okay? Mga brief. Magdala din po tayo ng brief. So at least mga 10 pirasong brief. Okay? Pants. Yung mga pantalon. Magdala din po tayo. Siguro magdala tayo ng mga 3 piraso na panlakad tsaka 1 pirasong jogging pants. Siguro magdala din tayo niyan. Okay, so yun. Tapos magdala tayo ng shorts, mga 2 pirasong shorts. Okay. Tapos eto naman po, depende naman po to sa inyo kung gusto niyo magdala. So magdala rin kayo ng sombrero o ng bonnet, ayan. Tsaka ng gloves kung meron po kayong available na gloves na panlamig. Yan. Yan po yung mga kailangan nating dalhin. Sa mga bagay na gagamitin natin personal natin, ito naman po yung aking maisasuggest na dalhin natin. Unang-una, magdala po tayo ng roll-on. Ayan. Kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon, lalo na po sa cases natin ngayon, hindi po tayo makakabili sa labas. So magdala po tayo ng roll-on natin, magbaon po tayo. Mga 5 piraso po siguro. Siguro pwede na yan. At kung may iakit naman sa barko nagbebenta, doon na lang tayo bumili. Bumili po tayo ng shampoo. Okay? Mga 2 lalagyanan ng shampoo. Tapos, magdala din po tayo ng sabon. Mga 2 pirasong sabon pampaligo. Bakit ko sinabi magdala kayo? Actually, sa barko naman may supply ng sabon. Di ba? Kaso lang, minsan kasi nagkakataon talaga minsan nauubusan sa barko ng supply, hihintayin pa yung susunod na provision bago po tayo magkaroon. So maganda may reserva po tayo ng sabon. Toothpaste, magdala din po tayo ng toothpaste, mga 2 piraso, 2 tube ng toothpaste. Tapos magdala din po tayo ng toothbrush. Ayan. Mga siguro 3 pirasong toothbrush ang dalhin po natin. Pang isang kontrata na siguro yun. So every 3 months siguro magpalit ka. Cotton buds, 3 packs ng cotton buds, magdala din po tayo. Okay. Tapos ito naman po, sa tingin ko kailangan din natin to. Magdala po tayo ng efficacent oil, para pag o kanyari masakit ang ulo natin, may mga pamahit tayo sa katawan. Actually, pwede naman po tayo mangingigay segundo eh. Minsan meron po neto sa barko. Pero magdala na rin po kayo kahit maliit lang. Magdala po tayo ng shaver, yung pang-ahit. Ayan. Cologne, magdala tayo ng cologne. Kung ano kayo. Tapos perfume, magdala rin po kayo. Gel. Gusto nyo magdala ng gel para paglalabas ka, makapaglagay ka sa buhok mo. Mga gamot. Let's say vitamins, yan. Kailangan po natin ng dalhin yun sa barko. Kailangan meron po tayo yan. Magdala rin tayo ng suklay. Okay. Supply. Tapos, nail cutter. Magdala din tayo ng nail cutter. Pangputol ng poko natin. Mga panyo at mga face towel. Ayan, magdala rin po tayo. Tapos, yun po. Yun po yung mga importante na kailangan natin dalhin. Ito na po susunod na sa na mga dadalhin natin na isasuggest ko sa inyo. Depende naman po ito kung meron kayo. Kasi, sa atin, sa barko, minsan libangan na rin natin na may mga ganito tayong bagay. So ito, mga other things na lang sa tingin ko na pwede natin dalhin at sa tingin ko makakatulong sa atin. Katulad na kung meron po kayong laptop, magdala kayo kasi pwede yung libangan yan sa barko, panuoran, o kaya gawaan ng mga kung anong-anong, ayan, panuoran, laruan, di ba? Pwede po tayo dun kasi isang way ito para malibang po tayo sa barko. So magbaon po tayo ng cellphone natin. Magdala din, maganda meron po tayo niyan. Magbaon po kayo ng USB. Or kung meron po kayong hard drive, magbaon po kayo niyan. Maganda rin po 'yan, tapos lagyan natin ng maraming movie. Kasi magiging libangan po natin 'yan sa barko eh. Yung panonood ng movie pag lalo na pag tapos na po yung trabaho natin or wala na tayong gagawin, may siesta time tayo. Ayun, makakapaglibang po tayo diyan. So magdala ka ng speaker na maliit. Ayan. Okay. So, headset. Magdala ka. Yung headset.
So tingin ko, kailangan natin yan para minsan kung gusto natin na mag-relax-relax ng konti. Shades, magdala kayo ng shades or yung mga eyeglasses nyo, huwag nyo kalimutan dalhin. Okay. Tapos, isa pa, kung meron pang extra na spaces or kilo yung bagahe natin, maganda, magdala po tayo ng mga chichirya. Ayan. Yung mga bagay na mga kutkutin na pwede po natin baunin sa barko. Kasi sa pagdating po natin ng barko, minsan yung mga ganyang bagay, hindi na natin mabibili yan. So, minsan magdala kayo ng mga cornic, mga kahit ano mga kutkutin. May mga candies. O may ano naman, kung may spare lang. Ito naman, yun, nasa sa inyo naman po yan kung gusto nyo magdala. Okay? Mga something, mga sweets. Magdala po kayo kung gusto nyo. So, siguro po, yun po yung mga sa tingin ko na mga bagay na kailangan nating dalhin. Sa end po ng video na to, ma-flash ko po lahat ng mga sinabi ko sa inyo in details, yung mga bagay na dadalhin natin at saka yung mga reminders na sinabi ko sa inyo. Para magkaroon po kayo ng idea pagpasakay na kayo ng barko. So yun lang po, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aking channel. Sana po lahat po tayo makasakay na. Dahil sa pandemic na naramdaman natin, talagang lahat po tayo is talagang naapektuhan. So maraming salamat. God bless.